So, dito tayo sa bahay. Wala tayong fishing ngayon kasi bumaha na naman sa Ilugan. Kaya lumabo yung tubig sa dagat. No, kasi yung ilog dito ay konektado sa dagat. Kaya kapag bumaha sa dagat, lumabo yung tubig. Ay, kapag bumaha sa ilog, lumabo yung tubig ng ilog. Tapos malakas ang agos, siyempre labas yun ng dagat. So yung labo ng ilog ay magiging kasama dun sa dagat, kaya lalabo din na. So di tayo nakapangawil. Lumabo kasi yung dagat kasi niyagag ako nung isa namin kasama eh tumawag siya dun sa mga kasama namin eh. Hindi daw kasi malabo daw yung tubig. My team. Kaya yun, hindi tayo makakapakul, no? So, dapat ngayon ay kung hindi kami natuloy, ay dapat ay nasa simbahan ako. No? So, nag-comment si Pastor sa profile picture ko na may simba kami ng alas 8 ng umaga. No, may Sunday service. So yung problema, bukod sa nag-aantay ako na tawagin ng kasama ko na alis na kami at umuwi kami, napasarap yung tulog ko. So kasarap pa ng tulog, nakalimutan ko din na ayaw nga pala. Nag-comment nga pala si Pastor na may Sunday service kami, sabi ko. Pastor, pasensya na kasi bawi na lang ako talaga, so naasahan ako ni Pastor doon, no? So kakahiya naman kung late akong darating, baka pagdating ko doon tapos na. Anong pangakabutan ko doon? Oh my God! So gusto ko sana mabutan doon yung sermon ni Pastor eh. Maganda kasi yung mga sermon ni Pastor. So yung kagabi, naggawa ko ng hulungan ng bago naming alaga. Ito yung alaga namin, yan. Iyan yung alaga namin. Yan ang alaga namin, guinea pig, you know. So yan ay bigay ng amo ng nanay ko sa kanya. So ang paborito niyang kainin ay, sabi sa akin, ang paborito niyang kainin ay saging, dahon ng saging. Nag-search na din ako ng mga pwedeng pakain dyan. Pwedeng pakain sa kanya. Pwede sa kanya ang kamatis. Alisin mo yung buto. Tsaka yung celery. Carrot. Tsaka ano pa? Strawberry. Grapes. Saging. Oh, saging. Mismong bunga. Yung mismong bunga ng saging pwedeng ipakain sa kanya. Mansanas pwede din. So yan yung mga pwedeng pakain sa guinea pig, no? Sinerch ko sa kagabi pala sinerch ko sa kagabi sa Google paano yung mga pwedeng kainin ng guinea pig. So pagkatapos kong gumawa ng kulungan ng guinea pig, gumawa din ako ng panghuli sa daga. Siyempre, sayang naman yung matitirang screen na. So, ginawa ko ng panghuli sa daga. Try ako kagabi kung makakahuli ako. Pero, hindi ako nakahuli. Kasi, yung daga dito, kung saan saan napunta. Kumbaga, libanan siya sa bahay. Pupunta siya sa amin, pupunta siya sa kapitbahay. Tapos, magkagalayan, maghahat ng titirahan ng bahay. Yung daga dito eh, malaki na. Siguro malaki pa sa paa. O, kasing laki ng paa. Alas di na nga siya makalakad sa sobrang laki. Hindi siya mahuli kasi malayo pa lang na siya na alis na para, kasi nga makabasa eh. Mautak din. So, ito yung panghuli ng daga. So wala siyang pagkakaiba dun sa
panguli ng daga sa binibili kasi tinulod ko siya doon. Kaya lang yung spring, wala akong spring, kaya yung ginamit ko ay goma. Kaya yung goma, di ba yung makikita nyo yung string nasa loob? Yun sa trap doon, nasa loob yung string. No, sa akin, sa labas, dalawa. Kasi goma lang yung gamit ko, kasi pag nilagay ko yung goma sa loob, baka natin yun, di makakawala. Kaya yung ginawa ko, nilagay ko siya sa labas. Ito yung style niya. Yan, yan, yan ko, yan yung dito ko nilagay yung goma sa labas. Tapos, kung gagawa kayo ng ano, kung gagawa din kayo nito, yan may pahing tao. Kung gagawa din kayo nito, siguro ituin nyo yung ilalagay nyo yung patigas dito sa ibabaw ay matigas. Kasi ang nilagay ko dito kawad lang, kaya medyo malampot. So, ang nangyayari sa kanya kapag malampot, yun, nayup-yup yung ano, nayup-yup yung ito yun, balik ko. Tsaka yung ito kasi dapat matigas din. Kumbaga yung tangkay ng timba, maganda yun, matigas. So, yun ang magandang gawin. No? Kasi wala akong makakitang kahit kagawin. Kaya ito na lang yung ginawa ko, ting-ting, binalutang ko ng kawad. So, pang samantala, no? So, yung pati, yung ano, dapat matigas din yung pang-ibabaw niya. Yung pang-ibabaw niya, dapat yung matigas din. Yan, para pag magiganan yun, hindi mawabaloktod yung ano, yung taas. Kasi ang masama, oh. Yan, oh. Tingnan, baloktod lang. So, yun yung doon. So, hindi na kayo bibili. Kung ma-screen kayo na medyo ayos pa, doon si, ano, gamitin nyo na. Gawin yung pakuli ng daga. O hindi, hindi nagagamitin. Update doon sa, ano, sa pinapangawala natin doon sa likod. So, hindi na din tayo makapangawala doon, ano, diba, sinarduhan na. Yan yung sinasabi ko noon na bahalang araw sasarduhan itong lugar na to. Ngayon ay katapad na, sinarduhan na kasi ayaw na nalang magpapasok, no? Kasi ang may-ari na ngayon ay China Bank. May mga security guard na dyan na nagbabantay. So, bawal ang pumasok dyan. Yung papasok dyan ay trespassing na. So, kaya, ano, mamumura tayo kapag pumasok tayo. Depende kung may pahintulot nila na pinayagan pa nilang pumasok dyan. Pero, siguro, imposible, no? Kasi nga, kaya nga hinarangan para walang makapasok. So, ibig sabihin, kahit magpaalam tayo, hindi tayo papayagan. So, yan. Madami nawala ng, ano, ng paradahan ng bangka. Kasi yung daan dyan, yung daan ay doon. Yung mismo ang nakapagpunta doon sa paradahan ng bangka. So, maging paradahan ng bangka ay wala. Gusto nyo makita yung likod? Ito yung tsura ng likod. So, yan. Ito yung tsura ng likod na yun. Yan. Yan. Paano din nyo? So, yun nga guys. Try ako magpagawa nung pagayon ng susi. Nakakalamutan ko ang tawag dito eh. So, ito yung ano natin, oh. Yan. Yun yung Lodi Angel Official, no? So, yun yung pinagawa ko. Yan, oh. May pangalan. So, yun nga, nalito na yung susi ko. So, dalawa yan. Dalawa. Binigay ko sa kapatid ko yung isa. Kasi hiningi niya yung isa, kaya binigay na natin na. So, nga pala, maraming salamat sa Jan Lea Cyber Cafe. Cyber Cafe. Hindi nga ba, cafe? Cafe, kaping paraw. Jan Lea. Jun Lea.
ano, ang may-ari kasi nun eh, si Kuya Jun at saka si Ate Leia. Ang karang kamay nila dun ay si RB, yung kapit-bahay lang dito, ano. So, kamag-anak pa din nyo. So, yan. Ito na yung, ay, maligtad. Ito na yung loading gear official natin, ang pangunang ng ating ano. Yan, pwede yung ganyan. Update nga pala dun sa paa ko. Yan, paa ko, galing na. Galing na yung kuko. Alam nyo ba yung ektek pang tama sa akin yung simulto ko? So, yun yun, isa pa. Kung gusto nyong malaman yung gamit kong gawin, ay papakita ko sa inyo ngayon. Ito yung gamit kong kawed. No? Ito yung gamit kong baliwas na. No? Ang tatak niya ay good catch. Not good catch. Ayan. Wala siyang... wala siyang tatak kung ilang kilo ang kaya, pero sa tansyo ko kaya nito ang 1 kilo hanggang 1 kilo at kalahati na isda. So hindi ko pa siya natatry sa 2 kilo eh, hindi ko pa siya natatry sa 1 kilo at kalahati. Pero ito yung tansya ko, kaya nito ang 1 kilo at kalahati hanggang 2, no? Sa susunod pa ay sigurado, baka hindi ko din alam kung kaya pa nito, no? Pero yung ano, sure ako doon sa 1 kilo at kalahati kaya nito gawa. Sa mga bito eh, pinilit kong patakan yung ano, yung si baluktot na sa bigat ng si Ape. Oh, nakabuhon pa yun sa lupa. Mga si Ape, yung mga si Ape na yun eh, nakabuhon talaga sa lupa eh. Dala. Kung hindi madala, malalagot na yung tansya eh. No? Kaya sabi ko, akay nito yun, sa 1 kilo kalahati, yung panuwa. Kasi nakaya niya yung siit na pagkabigat-bigat, no? So yung gamit kong lure ay binili ko sa Lazada. Ito, binili ko siya sa Lazada. Ayan, yung binili ko sa Lazada, no? Binili ko lang siya sa Lazada. So binili ko siya ay nasa 90 pesos lang. Basta lahat kala, basta ang lahat kasama na ang shipping fee ay 163 lahat. 163. So dinawi ako dito sa door na to ng parake. Hindi lang isang beses kundi 6 na beses na. Kaya lang yung problema, parang ay tumalab yung sima, kaya nakakawala. Siyempre, bunog niyo yung kawail. Labang ka na. Kaya lang yung problema, pag malapit na sa'yo, bigla na lang, ay, nakawala. So, sayang, laki yung panginaya mo, siyempre. Siyempre, huli mo na eh. Kaabot kamay mo na. Tapos, biglang nakawala pa. So, yun yung, yun ang nakakapanghinayang na abot kamay mo na eh hindi mo pa makukuli. So yun mga guys, medyo komplikado ang lahat sa likod. Say goodbye at di tayo makapanghuli na. Kompl-
komplikado din ang sitwasyon sa dagat kasi malabo. Gagiti mo sa dagat. Okay, hipon na talaga sa dagat. Amoy at angi ah. Ano ba yun? Nasaan ba yun? So, yun. So, komplikadong lahat sa anong lugar. Gawa nung low pressure area, responsibility pumatak ngayon dito sa tagiliran ng bansa, kaya lumabas na. Ayan. So ito nga pala si JP Sniper. Kinuha yung sniper kay Japper Sniper. Ginawang JC Sniper pala. Kinuha yung sniper kay Japper Sniper. Ayan si ang ating magiting na si JC Sniper. Ang dalaga ng bukid. Ay, hindi pala. Ang kabayo ng bukid. Ay! ang kapre. Ay, kapre. Ay, ang... So, yan. Siya yung JC Sniper. Nagtampo. Luho ko na kasi kasing buhay na bata. Sobrang init. So, yan. Mamaya, dudong ako na yung bata dyan. So, pinuntuhan niyo yung alaga namin na si Straw Hat. Straw Hat Boy. Yan, dumungan na yung chikiding. Papakuit yan sa camera. Huwag, babaho yan. So, yan, ano? So, komplikadong lahat kaya hindi tayo makapang-weld. Sinarduhan tong likod. Tapos, malabo yung tubig. So, malabo yung tubig sa dagat. Medyo maulan pa kaya hindi tayo makalabas. No. Maski sa labas ng bahay hindi tayo makalabas kasi hindi naman tayo naliligo. Itimbang ako. Bang. Medyo kulang. So yun guys, so sila. Malikot mo ba? So yun nga parang ano, parang goma na nabalik. Pang! Pang! Arigaw! So, yun, no? So, hanggang dito na lang ang ating munang video. Dito, pag tayo lumago, mamimigay tayo ng damit. May tatak na ganito. No? No? Yung mukha ko, no? Girl, no? May tatak na ganyan, ano, yung huwag daw. Hindi nyo, di ba, ano yan, wah! So, yun yung tatak na sa duwet, di ba, wala kung may magkagusto. Okay, baka yung pangalan na lang, ano, yan, Lodi Angel, no? So, tapos malaking nakang... Tapos, syempre, tapos iano? Pamimigay na lang pamimigay natin sa mga subscriber natin. Siyempre kahit hindi natin subscriber, bibigyan natin ano. All. Sana all. Sana all. So, yun na. So, hanggang dito na lang muna ang ating video. So, maraming salamat at don't forget to subscribe and like my videos, no? Baliktad yata. Don't forget to like and subscribe our YouTube channel, no? So, yun nga, no? So, maraming salamat at magandang araw, mga ka... So, see you next vlog!